And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Number 6, kung ikaw ay mainipin, wala, hindi pwede sa'yo to. Kasi kahit saan ka man mapunta, kung mainipin ka, hindi magkakaroon ng magandang result sa'yo. And palagi mo tatandaan to, nasa negosyo ka. So, ang tinatanim mo is mangga. And it takes a lot of time, effort, and money para makapag-raise ng healthy, maganda na mangga. Punong mangga. Alam ko kung di ako nagkakamali, 4 years bago tumubo ang isang maging fully grown sa Philippines, ang isang puno ng mangga, tapos another 1 year yata para mamunga. Pero kapag namunga na yung mangga, di ba sobrang dami? Naglalaglaga na lang sa sobrang dami. Tapos kahit nasawang-sawa ka na, meron pa din. Yung tipo na pinamimigay mo na lang, sinusungkit na lang, binabato na lang ng mga bata kasi sobrang dami. Hitik na sa bunga. Ganon yung mangyari kapag ka meron kang patience. Ganon yung mangyari kapag ka talagang ginagawa mo yung negosyo and with patience, aggressively patient. Ibig sabihin, hindi patient na naghihintay ka lang na nakanganga ka lang, hinihintay mo lumaglag yung bunga. Hindi ganon. Aggressively patient, ibig sabihin, numahataw ka ng tuloy-tuloy na hindi ka nainip. Okay, na ginagawa mo yung negosyo ng tuloy-tuloy. So, kung ikaw ay mainipin, masyado kang mainipin, huwag mo expect na kumita ka dito sa negosyo na to kasi hindi nga to get rich quick scheme. Kung gusto mo na mabilis ang income, pumasok ka doon sa mga scam. Okay, kung kaya ng konsensya mo manloko ng mga tao at kung kaya ng konsensya mo na, di ba, sirain yung buhay ng ibang tao, para lang kumita ka ng malaki na sa mabilis na panahon, edi pumasok ka doon sa mga ganong scam. Buhay mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Number 7, maling tao yung mga kasama mo. So, alam naman natin na napakalaking factor ng peer pressure, di ba? High school pa lang tayo, nababanggit na yan. Sabi nga, you are the average of the 5 people you are always with. So, ibig sabihin, ikaw yung ikalima pag dun sa apat mong kasama. Kung yung apat mong palaging kasama ay nagbibisyo, malamang nagbibisyo ka rin. Imposible hindi mo ginagawa kung ano yung ginagawa nila. Kasi tayong mga tao ay social animals. So, ibig sabihin, gusto natin na mas gusto natin kasama yung mga taong katulad natin, di ba? People like people who are like themselves. Mas gusto natin kasama yung mga tao na katulad natin, na nakaka-relate sa atin. Hindi naman 100% pares na pares kayo, pero marami kayong hobbies or hilig na ginagawa na magkaparehas. So mas gusto natin kasama yung mga ganun tao na yung kayang sakyan yung trip natin. Diba, kung yung apat na kasama mo ay nagsusugal, isusugal ka rin, malamang. Kung yung apat na kasama mo ay mga matatalino, malamang matalino ka rin. Kung apat na palagi mong kasama ay mga may pangarap sa buhay, diba, humahataw, gumagawa ng aksyon, malamang ganun rin ang ginagawa mo. So very important, ingatan mo yung mga tao na nakakasama mo. So kung palaging kasama mo, gusto mo na ma-achieve yung mga pangarap mo, eh palagi mong kasama yung mga taong wala namang pangarap, yung mga tao na kontento na sa buhay na meron sila kahit na miserable yung buhay nila at puro sila reklamo sa buhay, pero kontento na daw sila. Yung kasama mo ay yung mga taong tamad. So, kahit anong pangarap ang meron ka, hihilahin at hihilahin ka nila pababa. Hindi nila intention na talagang hilahin ka pababa. Ang gusto lang nila mangyari ay maging katulad ka nila. Ayaw ka nilang makaangat. Subconsciously, kasi pag nakaangat ka, mawawala ka sa kanila eh, di ba? Kaya kailangan ingatan mo yung mga tao na kasama mo. Kung maling tao yung kasama mo, mali rin yung resulta mo. Ganun lang yung kasimple. Number 8, kung takot ka magkamali, hindi ka kikita sa negosyo na to. Kung natatakot ka magkamali, yung tipong puro ka plano pero wala kang ginawa dun sa lahat na naging plano mo, di ba? Nakumpleto mo na from plan A to Z. Di ba? Plan A to Z, nakumpleto mo na pero ni isa wala kang ginawa kasi nga takot ka magkamali, gusto mo perfect, hindi ka kikita sa negosyo na to. Okay, walang mangyayari sa'yo dito kasi nga, palagi nyo itong tatandaan na in order for us na makuha natin yung success, from dito sa starting point natin to success, ang magiging tulay natin papunta doon ay sandamakmak na failures and rejections. Okay, napakaraming pagkakamali. Sandamakmak na failures and rejections, sandamakmak na sacrifices, sandamakmak na hirap ang pagdadaanan natin bago tayo maka-achieve doon sa success na gusto natin. Yun ang tulay, yun ang tanging paraan, wala nang iba. Okay, walang shortcut, walang mabilisan na pagyaman, di ba? Scams nga yun, yung mga binabanggit ko sa inyo kanina. Ang tanging paraan lang para ma-achieve mo yung goal mo, kailangan mong tawirin yun. Kung hindi ka willing tawirin yun, kasi nga ayaw mong magkamali, natatakot ka ma-reject, hindi ka talaga kikita sa business na to, maghanap ka na lang ng ibang career na wala yung rejection kung makahanap ka man ng ganun. Number 9 is yung nakakampante. Okay, kampante ka. So, ito usually, ito yung nagiging sakit ng mga network marketers na baguhan. Na suportado ng family nila, suportado ng parents, nakakampante.
Kaya nga sabi ko, nung nag-usap-usap kami ng mga leaders ko, sabi ko, wala, after, out of nowhere, napag-usapan lang namin yung about dyan sa support ng family or asawa or kung sino man na guardian natin na malapit sa atin. Nabanggit ko lang bigla sa kanila na buti na lang talaga hindi tayo sinuportahan. Okay, sabi ko doon sa mga leaders na yun, mga leaders ko na nakasama ko kumikita. Sabi ko, buti na lang hindi tayo sinuportahan nila. Kasi sabi ko, kung ako sinuportahan ng magulang ko noon, baka hindi na ako nag-network ngayon. Baka siguro OFW ko or baka nagtatrabaho lang ako. Kasi alam ko sa sarili ko, nasakit ko yun eh, yung nakakampante. Pwede ko sabihin na pag nahirapan ako sa business, which is mahihirapan talaga ako. Kasi nga, ang mahirap doon yung adjustment, di ba? Na-reject ako, puro failure, puro pagkakamali. Pwede kong isipin na, ay, hindi ko na lang gagawin yan. Supportado naman ako ng nanay at tatay ko eh. So sabi ko, buti na lang hindi ako sinuportahan. Yun yung nagiging sakit madalas ng mga tao na ganun. Na okay yung sitwasyon niya. Okay yung work niya, kumikita naman siya, pero hindi sapat para sa kanya. Kumikita siya, pero hindi sapat para sa kanya. Nagiging comfort zone yun. Nakakampante. So kapag ka ganun ka, na nakakampante ka, kasi okay naman, may trabaho naman ako, kahit hindi ko nagawin yan. Ito, kahit basta pumasok lang ako, may sahod ako, and dito, hindi ko sure kung kikita ba talaga ako. Kung ganun yung mindset mo, hindi ka talaga kikita sa business na to. Walang mangyayari sa'yo. Pero wag mo sisisihin yung network marketing kasi kasalanan mo yun. And number 10, para sa akin, ito yung very crucial sa lahat. Okay, very important. Okay, number 10 is kulang o wala kang 5 M's. So ano yung 5 M's na yun? Machine, method, mechanism, mentor, and massive action. So masyadong mahaba yung topic na yun, and meron akong ginawa na video regarding dyan, so later on babanggitin ko yun sa'yo. So kung meron ka nung from 1 to 9, di ba, para kumita sa business, kailangan mo lang baliktarin eh, di ba, reverse engineer, baliktarin mo lahat ng mga sinabi ko kanina. Number 1, di ba, kailangan may malalim ka na reason why. Number 2, kailangan meron kang rich mindset, willing kang pagdaanan yung talagang process. Number 3, kailangan meron kang clear na vision and goals. 4, kailangan talagang meron kang complete absolute belief, di ba, naniniwala ka. Number 5, kailangan baba mo yung pride mo, willing kang coachable attitude, humble attitude, dapat meron kang ganun. Number 6, kailangan meron kang aggressive patience, di ba, yung sinasabi ko kanina, kailangan humahataw ka pero patient ka, hindi ka masyadong mainipin. Number 7, kailangan mga tamang tao yung sinasamahan mo. Number 8, dapat okay lang sa'yo magkamali, okay lang ma-reject at mag-fail kasi alam mo, dun ka matututo. And number 9, aalis ka sa comfort zone mo para magkaroon ka ng resulta. So kung isipin mo, di ba, babaliktarin mo lang naman lahat ng sinabi ko, yung 10 na yun, ay yung 9 na yun, babaliktarin mo lang lahat. Kailangan meron ka nun or ginagawa mo yung kabaliktaran nun. So pwede ka nang kumita sa business. Pero kung lahat yun ginagawa mo, pero itong number 10, itong number 10 na to ay kulang o wala ka kahit anong hirap or hataw mo, hindi ka pa rin kikita. Hindi ka pa rin magkakaroon ng resulta. Kasi, yung iba sa inyo, hindi ko alam, comment ka dyan sa ibaba kung ikaw to. Pwede mong sabihin, habang pinapanood mo tong video, so umabot ka hanggang number 9, so sinabi mo sa sarili mo na, teka, meron naman ako ng lahat ng yun. Ginagawa ko naman lahat ng yun. Yung kabaliktaran, di ba? Yung tama. Ginagawa ko naman lahat ng yun. Pero bakit ganun? Ang tagal ko na sa negosyo ko, hindi pa rin ako kumikita. Di ba? 6 months na ako, 1 year na ako, 2 years na ako, hindi pa rin ako kumikita, hindi ko pa rin na-achieve yung goals ko. Pero meron naman ako naman ganun, malalim reason why ko, committed ako, blah, blah, blah. Diba, yung 1 to 9, meron ka lahat nun, yung positive side nun, meron ka lahat. Bakit ganun? So baka itong number 10, ito yung wala ka or kulang ka. So, meron akong ginawang special training course regarding dyan, na hindi mo mapapanood ito dito sa YouTube, yung Walang Poweran Bootcamp. Hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Doon ko explain yung 5 M's na tinutukoy ko kung ano yun, paano mo magagamit yun. Kasi usually, ganun yung nangyayari. Ang daming network marketers na ganun. And nung na-discover nila, nalaman nila yung 5 M's, tapos ginawa nila, in-apply nila, doon sila nag-start ng talagang kumita. So, panoorin mo yung Walang Poweran Bootcamp. Once again, hindi mo makikita yan dito sa YouTube. Special training course yan. Hanapin mo yung link sa description ng video nito. Libre lang yun sa ngayon. Libre lang siya, kaya i-take mo na yung advantage, panoorin mo na siya. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. And feel free na i-like mo kung nagustuhan mo, kung marami kang natutunan. Comment ka dyan sa ibaba ng opinions mo regarding dito. And kung sakali meron ka mga gustong itanong, i-comment mo lang dyan sa baba. Lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano kung gusto mong gawan ko siya ng video para mabigyan kita ng shoutout sa mga susunod na videos na gagawin ko. I-share mo rin to sa mga taong kakilala mo, sa mga network marketers na kilala mo, na alam mo na matutulungan nitong
video na to. So make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Hey, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. So kung marami ka natutunan, marami ka nare-realize at marami ka nakukuhang value dito sa mga videos na ginagawa ko, subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!